guys, welcome to Papong TV. Kamusta YouTube? Good morning, magandang tanghali. Good evening po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga barkada. At lagi po namin kasama dito po sa Papong TV. Ako po ay lubos ang nagpapasalamat sa inyong mga utol. Kung bago kayo dito, huwag na huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Siyempre po, paki-like na rin po, paki-hit niyo na rin po yung notification bell. At siyempre po, yung paborito po natin, yung share button. Para naman po marating po natin yung mga kaibigan po natin na gusto po nating alalayan at tulungan. Kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon ay isang paksa kung saan dapat ba nating malaman, dapat ba nating kaibiganin, dapat ba nating layuan, dapat ba nating iwasan ang mga ex natin or let's say ang taong nag-dump or nag-reject po sa atin. Pero syempre, bago natin laliman yung usapin na yan mga utol, lagyan po muna natin kaya ng patalastas. Ayun o! Magandang araw po mga kapapong at syempre today, lilinawin natin ang usapin kung saan ba tayo nararapat talagang lumugar sa naging sitwasyon natin sa ating ex or sa taong nag-reject nga po sa atin. Malaking katanungan po kasi ay kung pagkatapos po ng isang breakup or pagka-busted, kung ipupursige, ipaglalaban, lalayuan ko po ba, bibili po ba ako ng bulaklak? Magchat-chat po ba ako gulong-gulo? Well, alamin po natin yung mga rason at mga dahilan, mga disadvantage at advantage po kung saan po tayo hahakbang. Binuo ko po itong vlog na to mga kapatid dahil sa layunin kong makatulong. Dahil sa dami po nakakausap natin, lagi po akong nag-aalala, lagi ko pong nai-encounter kung ano po ang nararapat. Kasi po, if we listen sa mga napapanood nating payo po sa atin and never really look at kung ano talaga yung favorable at pasok po sa sitwasyon natin sa ating mga ex or dumper, hindi po natin matutumbok at hindi po talaga natin magagawa ng paraan kasi po iba-iba po ang sitwasyon natin. Ngayon po ay magbibigay po ako ng malinaw na pananaw, mga certain disadvantages nga po at advantages na pwede nating maging gabay sa dapat nating gawin at dapat niyang maramdaman at makita. Lilinawin ko lang po mga kapapong kasi pwede po tayong magkamali. Halimbawa po, by means of interpreting yung mga ipinapayo po sa atin o yung mga naririnig po natin, mga napapanood po natin sa mga video, yung pala hindi po pasok sa atin. Kasi pwedeng maipayo sa'yo na kaibiganin mo, yun pala kumukulo ang dugo sa'yo. Or let's say, iwasan mo, umiwas ka kapatid, layuan mo. Yung pala kaya ka iniwan or kaya ka na-dump ay dahil hindi ka nagpapakita o nagpaparamdam, kulang ka doon. Kaya yung mga sitwasyon na ganun, hindi nating alam eh, pwedeng hindi pa pwede sa atin. Kaya hindi po pwedeng basta makinig lang tayo, kailangan maintindihan po natin yung pros and cons. So you see, kung halimbawang makikinig lang po tayo sa mga maririnig natin, may mga posibilidad na ikapahamak po natin ito. Kaya for me, it's better to be aware of the advantage nga po at saka disadvantage para ma-focus po natin, ma-frame po natin yung problema natin sa tamang kasagutan. Alamin na po natin mga kapapong, kakaibiganin ko ba, lalayoan ko ba, iiwasan ko ba, aawayin ko ba? Himayin natin at pag-usapan po muna natin yung mga downside kung sakaling mahiwalay or ma-reject tayo. At pwede nating ikapahamak ay kung halimbawa being friends sa ating ex or dumper, alam nyo po, napakahirap niya na kasi may mga individual na mas lalong ma-attach at mas mahihirapang po makamove on in case po na gusto po nila talagang makawala na po doon. If ever kasi, it will be very very tempting. Very tempting po na nakikita po natin at nakakapanayan po natin ang ating ex or dumper. Also, madadagdagan ng sakit dahil surely sa pakikipagkaibigan po natin ay di mawawala ang umasa. At sa mga oras na makakaramdam ka ng mga contrary sa pag-asa na yon, ay siguradong babalik ang mga sakit na nararamdaman mo. Kaya minsan po, mas magandang wala ka doon. Pero syempre, since friends kayo, may mga oras, panahon na hindi mo maiiwasan na maramdaman nga yung mga negative thoughts na yon sa inyong dalawa. Ikalawa po sa mga nakikita ko na pwedeng maging disadvantage or cons kung halimbawang kayo ay magiging magkaibigan ng iyong ex or ng inyong dumper po, ay mailalagay ka po sa position kung saan ikaw ay magiging inability na makapag-move on or humakbang nga po sa panibagong chapter sa buhay. Kasi kung meron pong hindi pa natutuldukan, yung hiwalayan ay siguradong isang downfall ito. Kasi kung yung isa ay so eager talagang makipagkaibigan sa'yo sincerely, tapos yung isa o halimbawang ikaw naman ay tipong trying his or her best na makipagbalikan po dun sa isa, eh hindi po magkakatugma. Siguradong konflikto mga kapatid, magkakasalunghat at syempre po magbabanggaan along the way. Kasi habang dine-develop nung isa yung pagiging magkaibigan nga po,
eh looking for an opportunity naman po yung isa, hindi po papasok. Pangatlo po sa nakikita ko na pwedeng maging disadvantage kung pagpapatuloy po natin or puprosige po natin yung pakikipagkaibigan po sa ating ex or sa taong nag-reject po sa atin is yung selosan. Ang selos kasi or jealousy ay paniguradong darating. Siyempre, nagkaroon kayo ng feelings sa isa't isa. Dahil kung may feelings pa nga o may natitira pang emotional feelings po involved sa isa, ay siguradong apektado yon. Dahil maaaring eyeing na nga ang isa sa another new potential date pag seselosan ng isa to. Kahit sabihin na nating may nanliligaw nga po dahil available na or may nililigawan ng bago without concerning the 3 months rule. Di magiging inviting po ito or kaaya-aya po dun sa isa. Pang-apat po sa nakikita kong disadvantage kapatid, magiging block or sagabal po ito for a new opportunity or a new relationship na pwede pong dumating sa inyo. Kasi nga po, kung ipupursu po natin ang pakikipagkaibigan po sa ating ex, most probably, mawawalan or mababawasan ang opportunity mo in welcoming some new opportunities like date, or any mutual understanding relationship po na pwedeng dumating sa iyo. Tsaka isa pa, most people will see you na still hoping o connected pa rin po sa kanya. Hindi maganda yon kung halimbawang kayo po ay magkadikit pa kahit papano, baka ma-misinterpret po ng mga opportunity na pwede nga pong dumating sa atin. Also, di maalis sa sarili mo na if there's someone new, paniguradong maiko-compare mo yon sa ex mo o sa nag-reject sa'yo. It will be really unfair dun sa bago and also a bit difficult din po para sa atin. Lalong-lalo na kung halimbawa, nagkaroon na nga po tayo ng bagong relasyon. And you still hang out with your ex or still chat with your ex or dun sa halimbawa nga nabusted nga po sa atin. Hindi po ito magiging maganda sa paningin ng newfound relationship mo. Yan na po yung mga cons and disadvantage nga po kung halimbawang pipiliin po natin na maging magkaibigan or maging kaibigan pa rin po natin yung ating ex. Punta naman po natin yung mga advantages at yung mga pros nga po kung halimbawang patuloy tayo magiging kaibigan ng ating ex. Na kung we could build friendship sa kanila ay mas beneficial at in favor nga po if tama po ang motibo. A. If done correctly, you will set as an example po sa mga taong nakapaligid sa inyo or let's say sa mga pamilya, mga nakakakilala po sa inyo. Siguradong maraming bibilieve at may inspire sa inyo. And if done properly na walang secondary motives, pwede kayong makapag-develop ng other unique aspects sa friendship nyo. Tulad ng being supportive po sa isa't isa, nagtutulungan talaga, alam mo yun, para maabot ang inyong mga goals. Like yung story ni Ogie Alcasi, diba? Tsaka ni Michelle Van Imeren, layo nga pong binabanggit. Still, meron na po silang kanya-kanyang pamilya, pero grabe po ang suporta nila sa isa't isa. Pangalawa po, sa nakikita kong advantages kung halimbawang kayo po ay magiging magkaibigan, ito medyo surprising as an advantage, pero alam nyo ba na it can actually help you na makapag-move on. Minsan kasi, isa sa pinakamahirap sa isang breakup or rejection is yung maintindihan mo talaga yung damage na nangyari. Nahihirapan tayong tanggapin yun. Alam mo, dumadaan yung mga araw, lalo po tayong nababaon at nahihirapan po kakaisip. Pero a proper friendship really helps po talaga. Kasi by being friend with your ex or dumper, alam mo, unti-unti, dahan-dahan, maintindihan mo gradually. In some cases, it will help you na ma-resolve yung anger at mga negative thoughts, heartaches, na nararamdaman mo po dun sa ex or dumper mo. Kasi nga, you'll remain friends. Unti-unti mawawala yung pataasan ng pride, yung mga ego at yung sakit nga po. As time goes by, magkakaroon kayo ng ngitian, understanding as a friend. Alam mo, it will help you understand that the breakup nga po is the best at napakagandang decision po sa bawat isa sa inyo. Panapos, alam nyo po ba na yung probability na maging maayos ang pakikipagkaibigan mo sa ex mo or sa taong nag-reject sa'yo? Rather than mapasama or may masaktan pa dito, will really depend kung ano po talaga ang plano o motibo mo. Kung maganda naman po ang pakay, I think magiging maayos naman po ang lahat. Your ex is still your ex at di po yun sabi-sabi lang ha. Pero sabi ko nga kung wala naman secondary motives ang bawat isa sa inyo aside from friendship, and literally, komportable naman po kayo sa isa't isa. Most probably, it will be the best for both of you. With true intentions and care, tsaka yung suporta nga po, sa tingin ko naman, ay di magkakaproblema ito.
at magiging advantage pa nga sa bawat isa. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na na-reach po natin yung mga kaibigan po natin dyan na gusto po nating tulungan. Ingat po tayong lahat mga utol. Siyempre po, kung di pa po kayo nakapag-subscribe sa Papong TV, huwag na huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe dahil lagi naman po tayo nag-upload araw-araw po para ma-update po kayo. Maraming maraming salamat po. Thank you po mga kapatid at supportahan po natin ng mga YouTuber na Pilipino. Maraming maraming salamat po, Papong TV.